Okay, in this episode of Where's Frankie, pag-uusapan naman natin bakit namin pinapangalanan ng aming mga surfboards. Okay. Time to clean the boards. Wash. Normally, naglilinis kami ng board bago kami umalis. Normally, pero hindi naman palagi yun kasi minsan, sagad-sagad din kami mag-surf. Pero as much as possible, ginagawa namin to para una-una maiwasan na sira kagad yung board at matinis kagad yung mga board na to sa salt water. Hindi lang yun, syempre pag nililinis mo yung board, binabanlawan mo yung board, dapat banlawan mo rin yung mga leash mo and dun sa mga fins mo, being responsible for your board para mapapanatili mong matibay ang yung board just by cleaning every after surf. Ito si Grace. Koa, Pichi, Ecstasy, Pongkan, Star Starry Night, tapos yung last na board na nandito. Ito naman si Riley. Riley Reed. Yung mga boards, may mga pangalan lahat yan. Bakit namin pinapangalanan ng aming mga surfboard? Hindi naman siya mandatory, pero kasi sa surf crew na meron kami, nakawagalian na namin na pangalanan yung bawat board para tratuhin mo yung board mo na parang tao din. Or gamit na very special to you. This way, mas iba yung care mo sa kanya kasi hindi mo siya papabayaan kasi syempre, isipin mo, for example, yung board mo na tamaan, syempre, sabihin ko, oh, si Ecstasy, sayang naman, bakit natamaan na gano'n? Tapos number two, papaayos ko kagad ito. O kaya naman, bibilad yung board ng tropa mo, ay si Koa, nabibilad yung araw, baka madilam. So, di ba, kapartner natin siya sa pagsasurf, ang mga board natin. So, dapat pinapalagaan din natin sila para bigyan na tayo ng mga napagandang surf trip, surf memories. So, yun lang. Basically, dahil pinangalanan mo siya, magiging normal na lang tong mga simple chores na to na paglilinis. Dahil, yun, love mo yung board mo eh. Love mo rin yung mga board ng mga ka-surf crew mo. Yun lang. Sana nag-enjoy kayo. See you on the next vlog. Bye!